Hi guys, my name is Boss Colin. Another day, another vlog. So for today's video, ang topic natin ngayon is about my TikTok account. And ang dami na kasi nagtatanong sa akin, bakit hindi ka na nagla-live, Boss Colin, every 8 PM to 10 PM sa TikTok? And anong nangyari sa account mo? And bakit na ban? And ang daming tanong guys sa GC and sa mga nagko-comment sa nagda-direct message sa akin sa TikTok kung ano nangyari. So, gagawin ko tong video na to sa inyo guys na sasabihin ko sa inyo lahat kung ano nangyari sa aking TikTok account sa live na nangyari kagabi. So, simulan natin. Hindi ko alam kung saan magsisimula, pero i-share ko, ikikwento ko muna sa inyo, i-share ko sa inyo kung ano ba, bakit bago nangyari yon. Kasi kagabi, nagla-live lang ako, then dumating sa punto na ang ganda na ng topic namin, more on love advice or about life, kung ano yung mga gagawing solusyon or hakbang sa mga problema na nangyayari sa buhay mo. So nag-a-advice lang ako. Then suddenly, bigla siyang nag-close yung app ng TikTok, and pagbukas ko ulit, ayun nga, naban na ako sa TikTok, sa live, di na daw ako pwede mag-live sa TikTok dahil nga nalabag ko daw yung policy ng TikTok, which is nagsabi daw ako ng suicide. Hindi naman ako nagsabi ng suicide or about suicide, about ganun. So, nagkamali ata ng, or ewan ko may nag-report ata or what. Then, ni-screenshot ko yon. Then after nun, inan ako sa TikTok, then sabi nila hindi na daw pwede ma-retrieve. Ay, retrieve? Retrieve ba tawag doon? Retrieve ang TikTok live ko. So, hindi ko alam kung paano na siya mababalik. Then, sayang naman kasi ang dami na nating napapasayang tao doon sa main account ko. Then after nun, nawalan ako ng pag-asa. Talagang nag-stop ako lahat ng mga gadgets ko. Binaba ko lahat afternoon, umatras ako, then umupo lang ako sa sofa. Then inisip ko lang, shucks, anong gagawin ko? Ito na yung TikTok yung pinaka-stable kong income sa ngayon, kasi wala pa yung YouTube ko. So dito ko nababayaran yung mga internet, yung mga pangangailangan sa pang-araw-araw ko. Then sabi ko, paano to? Then nandito pa naman yung mga supporters ko na mga malalaki, mga sponsorship. Hindi ko alam anong nangyari. So nag-blackout ako. Nag-mental block na rin. Parang lahat bumagsak. Then na-realize ko. Siguro sinabi ng Panginoon sa akin na sa sobrang, alam ko kasi sa sarili ko, sobrang araw-araw talagang kayod talaga ng kayod. Content, alam siguro ng Panginoon na kung paano ako mag-work yung routine ko, gym, TikTok live, TikTok content, Facebook live, then mag-YouTube pa, magpo-vlog pa. So, hindi ko alam kung ano nangyari, pero may purpose naman siguro to. Then, ayun, na-realize ko na siguro may kapalit to mas malaki, hinahanda lang siguro ako. Then, isang tao nagsabi sa akin, ayan, sarap sa Jake Malabanan, sabi niya sa akin, Boss, gawa ko ulit panibago mong account. So, gumawa ko ng panibagong account. Then, dating gawi, sabi niya sa akin, dating gawi, na back to start ulit tayo. Nandito lang yung mga supporters mo, hindi ka namin iiwan, so supportan ka namin ulit para makabangon ka ulit. So, na-realize ko, okay, hindi ko kailangan mag-look or what. Okay, gagawa ko bago kasi dumating rin ako sa punto na dati rin, ganun rin naman talaga ako, walang naniniwala sa akin, walang sumusuporta, walang followers. Pero ngayon, babalik ako sa umpisa, kasama naman sila. May mga tao na tutulong sa akin. Hindi na ako yung nag-iisa. So, na-realize ko yun. Gumawa na ako ng TikTok content, TikTok account ko na second account. So, nakikita niyo naman dito, pinapost ko. Follow niyo lang to sa mga nanonood. And, ayun, tiyatrabaho na naman namin. So, magwa 100 followers na ata siya. So, ang live kasi,
live kasi kailangan mag kailangan magkaroon ka ng 1,000 followers bago ka makapag-live. Then nag-usap-usap rin kami ng mga malalaking sponsorship, mga sumusuporta sa akin na kailangan meron tayong gagawin sa pagbalik natin sa live, na babalik tayo na mas malakas at mas masaya, at meron tayong may offer sa mga tao na nawala man tayo sa main account kong live, pero sa second account ko babalik tayo na mas malakas, mas maraming makakakilala sa atin. So ayun, tatrabaho na namin ngayon. Eh, nagpapasalamat lang talaga ako sa mga sumusuporta sa akin. Solid talaga, na sobra silang naniniwala sa vision ko as a content creator, kung paano ako tutulong in the long run sa pagiging content creator ko nga. And ayun, maraming salamat sa inyo lahat, guys, na dahil sa inyo eh lumalakas yung loob ko, and hindi niyo ako iniwanan kahit alam niyo na yung nangyari na naban tayo. Actually, hindi man tayo naban na ako sa live, hindi ako naban sa pag-upload ng content. Sayang rin naman talaga yun. Hindi ako mababan sa paggagawa ng content. Yun ang which is maganda naman. At yun ang naiwan sa akin. And at least papaano po promote ko yung bago kong account. So, ayun lang, guys. Share ko lang sa inyo yung nangyari sa akin sa TikTok, and sana supportahan niyo po yung aking panibagong account, and meron po tayong mga gagawin doon na hindi ko pa pwede sabihin sa inyo, pero pasabog na lang po sa susunod pag nagla-live na po ako sa TikTok. And sa ngayon, nagkukumo muna ako. Follow niyo rin po ako sa Kumu. Nandito rin, yan. Nagla-live rin kami doon para kahit paano nakapag-banding-banding kami, nakapag-usap-usap kami ng mga supporters ko and mga malalaki kong sponsors. And ayun, so ayun lang, guys, kinento ko lang sa inyo yung nangyari. And don't forget to follow me here on YouTube channel para ma-monetize na to. And sa Instagram ko, Boss Fallen. Sa Twitter, it's Boss Fallen. Sa Facebook naman, Boss Fallen. And sa, ano pa ba, may mga social media pa ba ako? YouTube, eto, follow nyo, guys. So, yun lang, guys. Maraming salamat and have a nice night and happy Sunday to all of you. Siguro Sunday nyo ito mapapanood, and I'll see you on the next video, guys. Peace out!